Hello mga ka-SAAS, trending ang first episode ng Too Good To Be True sa Netflix at kagabiga, inabangan pa rin ng marami ang second episode. Naku, malaki ang magiging problema nitong si Eloy sa ginawa niyang pagnanakaw sa hotel. Ito kasing si Ali ay mayroong instinct na siya talaga ang involved sa nasabing nakawan. Kaya nang mapanood ni Ali na hinahanap na ang nasabing magnanakaw ay agad-agad siyang nagpunta sa presinto at iwala sa sariling isumbong ang magnanakaw. Ito namang si Eloy at ang mga kaibigan niya ay nag-iisip kung paano sila makakalusot sa nasabing nakawan. Kaya ang suggestion ay mag-disguise itong si Eloy, magpakalbo tao. Napakaraming revelasyon na nangyari sa episode 2 kung bakit pinagnakawan nitong si Eloy si Tara. Ayon, lumabas ang katotohanan na ito palang si Tara ay nabangga si Mang Ben na isang janitor. Yon ang utang na siningil ni Eloy kaya si Tara ay kanyang pinagnakawan. Ito namang si Ali, push na alam niya kung sino ang magnanakaw sa hotel na habang nasa presinto ay pilit na idinodrawing ang mukha ni Eloy. Wala siyang ebidensya na si Eloy nga ito. Instinct niya lang. Ang tanging niyang pinangahawakan ay ang pagbabahin niya every time na maaamoy niya ang pabango na gamit ni Eloy. Sa episode kagabi, lumabas na rin ang ilang mga karakter kagaya ni Chris Villanueva na isang police officer. Si Irma Adlawan na tumatay yung lola naman ni Eloy. Lumabas na rin si Jerry De Belen na nanay naman ni Ali at ang hanap buhay nga nito ay mag-online sale. Muling nagtagpo ang landas ni Eloy at Ali sa hospital kung saan nagtatrabaho si Ali bilang nurse at sa nasabing hospital nakakumpay naman si Mang Ben na ama ni Tox na isa sa barkada ni Eloy. Well, napakaganda nga ng kwento sa episode 2. Malalaman na unti-unti kung paano magkakadikit-dikit ang mga karakter ng bawat isa at kung paano magkakalapit ito si Eloy at Ali. At yan nga ay atin muling aabangan sa episode 3. At naku, ang dami nga nanonood sa Netflix. Kaya naman, itong si Catherine at itong si Daniel ay napaksaya sa outcome ng kanilang teleserye. So mga kaya, sayan niya po ang ating balitaan. At kung inyong naibigan, well, put your comment down below. At syempre, huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, lagi kong paalala. Ingat ang lahat. God bless everyone.